Hi! Umagang kay ganda! Si Jesus ang kasama, Pastor Jericho Ong, ang inyong devotional leader sa araw na ito. Hello po! Good morning! Umagang kay ganda! This has been negated by a biblical or some minister. I am completed. I am rich. Let the Holy Spirit be our guide. Smile now, Pujan. Dios,
Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Praise God! Isang mapagpalang umaga muli, mga kapatid. Welcome sa ating daily morning devotion. Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Tayo po ay manalangin sa ating pasimula. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, buhay at makapangyarihan naming Panginoon. Salamat po sa pagkataglay namin minsan pa ang kalakasan, ang buhay at ang pagkakataon na kami makapagsama-sama sa online devotion na ito. Banal na Espiritu, tulungan mo kami, maunawaan namin ang aming pagkaing espiritual na tatanggapin sa umagang ito. Gabay at patnubay, karunungan ang siyang sumaamin. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid, at napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat din po tayo sa napakagandang awit na ating narinig. Thank you po, kapatid na Julian. Napakabuti mo at masaya ko dahil narinig namin muli ang iyong tinig. God bless you, kapatid. Mga minamahal kong magulang, kapatid at kaibigan, nagpapatuloy po ang ating series sa month ng February. Ito po ay Love Month, kaya nag-uumapaw ang pag-ibig sa ating mga puso. Yung salitang love ay binigyan po natin ng acronym L, listening to God; O, obeying His words; V, victorious Christian life; and E, encouraging one another. Last Saturday, natapos natin listening to God. Ngayon, sa araw na ito, pag-usapan natin obeying His words. Isang kapahayagan, mga kapatid, ng ating tunay na pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo ang pagsunod ng may katapatan sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga kautusan. Kaya katotohanan ito na kapag love na love natin si Jesus, we will faithfully obey His words every day sa ating buhay. Kaya bakit nga ba mahalaga ang pagtupad sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit nga ba mahalaga na sundin natin ang bawat tagubilin, kautusan ni Hesukristo na ating Panginoon? Meron pong tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo. Una, mga kapatid, mahalaga ito sapagkat ito ay panawagan mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Si Jesucristo mismo ang siyang nananawagan sa atin na tayo ay sumunod sa lahat ng mga utos, tagubilin, sa lahat ng salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto kong bigyan ng diin yon. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari, ang bugtong na anak ng Diyos mismo ang nananawagan sa bawat isa sa atin. Sumunod sa salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, sa aklat po ng Juan, Kabanata 14, talatang 15. Sinabi mismo ito ng ating Panginoong Hesukristo, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Amen! Purihin ang Panginoon. Mga kapatid,
yung pag-ibig natin sa Panginoong Hesukristo ay konkretong naipahahayag natin, konkretong naipadarama natin sa Kanya kung tayo ay hindi lamang nakikinig sa Kanyang tinig, kundi ito ay sinusunod natin sa ating buhay sa pang-araw-araw dito sa mundong ito. Merong pakikinig, merong pagtupad ng salitang napakinggan. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ni Hesukristo, ginugugol natin ang ating buhay, ang ating lakas. Ginugugol natin ang ating mga panahon upang matupad natin ang mga tagubilin sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagsisikapan po natin na magawa lahat ng Kanyang mga sinabi na mga aral at kautusan. Sapagkat ito ang matibay, mga kapatid, gusto kong bigyan ng diin yan, ito ang pinakamatibay na kapahayagan na tayo nga ay tunay na talagang matapat na lingkod ng Diyos. Remember yung kasabihan natin, action speaks louder than words. Diba? Kaya kapag narinig ang tinig ni Hesukristo, kapag narinig ang salita ng Diyos, gumawa, mga kapatid. Kaya naalala ko na naman yung awit na gumawa, 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 tayong mga lingkod ng Diyos. Sapagkat yung aral at mga katuruan ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga na maisabuhay natin yan, mga minamahal kong kapatid. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa tagubilin ni Hesukristo ay nagpapatunay na minamahal natin siyang tunay. Our obedience to God's words proves our love for Him. Amen. Yung pagsunod, mga kapatid, sa mga tagubilin ni Hesukristo, yan ay nagpapahayag na tayo nga ay matapat na Kanyang mga lingkod. Kaya ito yung aking unang punto, mga kapatid. Si Hesukristo ang nananawagan sa atin sumunod sa Kanyang mga salita. Kaya huwag tayong magdalawang isip. Sumunod tayo, mga kapatid. Ikalawa, bakit mahalaga na sumunod sa salita ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat obedience is better than sacrifice. Amen! Mga kapatid, maliwanag yan sa banal na kasulatan. Sa aklat po ng unang Samuel, kabanata 15, talatang 22. Sinabi ng Biblia, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. Amen! Binibigyan dito ng pagpapaalaala tayo ng mga mananampalatayang Kristiyano. Hindi po maaari, mga kapatid, na ibinibigay natin ang ating mga tinatangkilik. Nagdo-donate tayo. Nagbibigay tayo ng kaukulang halaga sa banal na gawain ng Panginoon. Subalit, walang pagsunod. Tandaan natin, our obedience to God proves our love for Him. Never forget the truth, mga kapatid. Kaya nga, obedience is better than any sacrifice. Subalit, kung pagsasamahin natin yung dalawa, eh the best yun, mga kapatid, di ba? We are faithfully obeying God's words and we are faithfully supporting His ministry dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya, paalaala sa bawat isa sa atin, sa kasaysayan po ng buong banal na kasulatan, napakarami pong tao ang kinalugdan ng Diyos sapagkat sila ay matapat na sumunod sa Kanyang tagubilin, sa Kanyang mga salita. Naalala niyo ba si Noe? Oh,
Sino makakalimot kay Noe? Eh, may kanta pa nga tayo dyan. Si Noe gumawa ng arko, inutusan siya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kung babaligtan naman natin yung buhay ni Noe, ang daming pagkukutya na naranasan niya. Ang daming hindi mabuting salitang narinig niya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit, sumunod siya sa tinig ng Diyos. Pinagawa siya ng arko, gumawa siya, mga kapatid. Napakasimple. Inutusan ng Diyos, sumunod. Sapagkat ang pagsunod ay mas mahalaga sa anumang bagay sa mundong ito. Naalala niyo si Abraham? Si Abraham, iniutos ng Diyos na ihandog niya ang kanyang anak, si Isaac. Sumunod si Abraham. Mga kapatid, alam na alam natin ang kwentong yan. Sapagkat, again, ang pagsunod ay lubos na kinalulugdan ng ating Panginoon. Yung 11 disciples, mga kapatid, sino makakalimot sa mga disipulo na yan ng Panginoong Hesukristo? Nung ang Panginoon ay umakyat na sa langit, tinagubilinan sila, humayo kayo, ipangaral ninyo sa lahat ng dako ang aking salita, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sumunod sila, mga kapatid. At nakarating sa ating panahon ang salita ng Diyos, sapagkat sila'y matapat na sumunod sa tagubilin ni Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang matapat na pagsunod sa ating Panginoon, ang matapat na pagsunod sa kanyang mga tagubilin at kautusan ay lubos na nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pakinggan po ninyo kung ano ang naidudulot ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Sa aklat po ng Unang Juan, Kabanata 2, talatang 17, mawawala ang sanlibutan at lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen! Glory to God! Mga kapatid, napakaganda ng talatang ito. Mapaparam ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Mawawala, lilipas at kukupas ang lahat. Subalit, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, napakalinaw ng sinabi ng banal na kasulatan. That's how important obeying to God, mga kapatid. Ganun katindi, ganun kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng buhay sa bawat isa sa atin. Napakaganda. Salamat sa Diyos. Kaya nga, the challenge is before us right now, in the midst of this pandemic, let us faithfully obey God's word. Sa gitna ng chaos, sa gitna ng kaguluhan, kahirapan, sa gitna ng karamdaman, mga kapatid, matapat pa rin nating sundin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Ang ikatlo, mga kapatid, bakit mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos? Sapagkat ang pagsunod sa salita ng Diyos ay may kalakip na gantimpala. Amen. Diba? May price yan, mga kapatid. Meron niyang talagang blessing sa buhay ng bawat isang matapat na sumusunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, katotohanan ito. Diba? Kaya ko sinasabi dahil ito ay totoo. Kapag tayo ay nasumpungan ng Panginoon na matapat na sinusunod ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita, may gantimpalang kalakip yan, mga kapatid. Naalala niyo yung mensahe ng awit?
Napakaganda ng inawit ng kapatid na Julian. Ito po yung lyrics. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. Amen. Yung mga lyrics na yan, mga kapatid, ay malinaw na nagpapahayag sa atin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay walang hanggan. Itong mga lyrics ng awit na ito ay nagpapatunay na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, naroon tayo, ang pagmamahal ni Hesukristo ay nananatili sa buhay natin na kanyang mga anak. At dahil nananatili ang kanyang pag-ibig sa atin na kanyang mga anak, mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na tayo hindi pagpalain at gantimpalaan kapag tayo nasumpungan niyang faithful in obeying His words. Pakinggan ninyo, mga kapatid, ang nasa aklat ng Mangangaral, Kabanata 8, Talatang 5. Ganito ang sinabi, ang masunurin ay di mapapahamak. Amen! Ba, napakagandang gantimpala niyan, mga kapatid. Ang masunurin ay di mapapahamak. Purihin ang Diyos. One of the blessings in obeying God's words is protection, mga kapatid. Yung patnubay at gabay ng Diyos ay sumasa iyo, sumasa iyong pamilya. Ang proteksyon ng Panginoon ay siyang sumasakop sa iyong mga kabuhayan. Kaya, ito ang gantimpala ng Diyos. Isa lang yan, mga kapatid, ha? Protection. Pero, alam naman natin, ang gantimpala ng pagsunod ay napakarami. Hindi natin kayang bilangin. Pero ang malinaw sa atin sa umagang ito, when we obey God's word, God will protect us from all harm sa ating buhay. Sapagkat malinaw, ang masunurin ay di mapapahamak. Kaya, be strong, my dear brothers and sisters in the Lord. Be strong. Sabi nga, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. We will win over this pandemic. Amen! We will win over this chaos. Amen! We will win over this sickness. Sapagkat kung tayo ay matapat na sumusunod sa salita ng Diyos, God will always protect us at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, victory is ours in the name of Jesus sapagkat tayo ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga tagubilin para sa atin na kanyang mga anak. Ito ang ating devotion sa umagang ito. Purihin natin ang Diyos. Nais ko po kayong ipanalangin. Let's pray, mga kapatid. Nag-uumapaw, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sapagkat tunay na naipadarama namin sa iyo ang aming pagmamahal. When we hear and obey your word, Jesus, salamat po. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nakikinig sa araw na ito, ingatan mo ang kanilang buhay, ingatan mo ang kanilang mga pamilya, pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. At masumpungan mo kaming matapat na nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen! Amen! Purihin ang Diyos! God bless us all.